hindi nag-i-improve, gumagrabe eh. Oo. Ibig niyo sabihin, dahil pagmamahal niyo doon sa supplier niyo, kahit gumrabe ASF, hindi niyo papansinin dahil mahal niyo yung supplier. Yan ako naiinis. Alam niyo, may time tayo na para naman sa ating kababayan. Hindi na lang yung palagi na lang ganyan. Kung hindi ko pa alam kung sino yung supplier niyo, kaya ako inis na inis. Kilala ko yun eh. So ang tinatanong ko, kung yun ang gusto niyong supplier, nag clinical trial, kung successful siya, bibigyan na ng permit para yung mga ASF vaccine, matuloy na nila yung, alam na nila kung ano gagawin, hindi yung palagi na lang tayo nag-iisip kung okay ba yung vaccine na yan o hindi okay yung vaccine na yan. Ba't ayaw nyo i-release sa amin? Tinatanong kayo eh. Sasabihin nyo, nag-clinical trial saan? Hindi nyo, kung ano-ano sinasabi nyo. Kasi akala nyo, eh, ang kausap nyo, bobo. Hindi naman kami bobo. Yung Bureau of Animal Industry will be the developmental. At talaga may problema yung ASF kasi as of December 2022, the regions affected is 4, number of provinces 9, number of municipalities 27, number of barangays 90. That was in December of 2022. In December of 2023, yung regions affected 15. Rather, 6, ang number of provinces affected 10, ang number of municipalities affected 28, at number of barangays affected is 71. Today, August 2024, about just 6 months after December of 2023, number of regions affected 15, almost all, number of provinces affected 32. Out of 80, numbers of municipalities 115, number of barangays 458. So ibig sabihin, tumataas, imbis na bumababa, tumataas. So ineffective ang BAI. Oh, kasi hindi nyo nasosolve ang problem, gumagrabe ang problem. At yun ang sinasabi ko, kaya ako nagagalit, ang pinadala ASEC.